Ito yung ano ah. Ito yung plano nung sa power outlet. So kakabit natin ngayon sa power. Dalawang klase lang. Isang CO. CO ibig sabihin convenience outlet. Ito yung pinagsasaksakan natin. Tsaka isang special power outlet. Ano yung special power outlet? Ito yung sa mga may matataas na wattage. Ito yung electrical main feeder. May joint doon, tapos may joint din doon. Ito yung ano ah. Ito yung plano nung sa power outlet. So kakabit natin ngayon sa power. Dalawang klase lang. Isang CO. CO ibig sabihin convenience outlet. Ito yung pinagsasaksakan natin. Tsaka isang special power outlet. Ano yung special power outlet? Ito yung sa mga may matataas na wattage. Yung mga washing machine, mga red toaster. Pero isa lang ang nilagay ko. Yung isang special dito, hindi ko nilagay dito yun. Hindi pa nakalagay sa nag-add ako rito na isa. So, dito tayo magsisimula. Ang ano natin, dalawang, so para maintindihan, nandito tayo ngayon sa ground. So ang ilalagay natin ay yung tatlong power outlet, dalawang ano convenience outlet, itong P1, P2, P ibig sabihin power ah. Yung L lighting. Ito yung arrangement nung ano nung sa piping. Kaya mapapansin niyo pagdating sa taas marami na. Ito yung panel. Panel board. Ito yung main power. Ayan yung nakakabit na. Ayan yan. So ang ikakabit natin ngayon apat lang. 1, 2, 3, 4. Ito lang yung ma-involve dito sa buhos na to. So isang dalawang convenience outlet, isang power para sa air condition, tsaka isang special power outlet para dito sa may kitchen. Okay? So magsisimula tayo. Ito yung ating plano. Ang orientation nito ay ganyan. So dito tayo magsisimula. Ito yung isang loop. Yung pag sinabing loop, isang loop, yung isang buong run nung power na yun. Halimbawa ito, P1, convenience outlet P1, ito yun, one, isang loop yan papunta roon sa may panel board. Sinabi niya P1, papunta yan doon, hindi panel board, ito yung panel board eh. So ito, papunta roon. Okay, yung home run niya papunta roon. Tapos ito naman yung isang loop, papunta roon. Tapos yung isa, ito naman yung isa AC, ito P3. May mga distances yan. So, ang ilalagay muna natin ay itong 2. Yung 2, ang magiging lugar niya ay nandoon. So, ang offset niya, ito yung grid. Itong line na to, ito yan, yung beam, yung sentro niya. So, 195, tapos may spacing lang ganyan. Iyanin natin yan mamaya. So, dito tayo magsisimula ha. Igaguide ko naman kayo. Sige. E tapos, ito ang tawag dito, elbow. So, sasaksak natin yung tubo. Ito, 1/2. Kasi na yung 1/2 dyan. So, halimbawa, dito tayo magsisimula. Paano natin babasahin ito? Ganyan, dito tayo magsisimula. Simula doon sa grid line na yon, ang distansya niya, 1504. Kaya dapat may metro ha. Doon to nakalagay, nakatayo. Itong isang to, hindi na natin lalagyan kasi tatagos na lang siya doon sa wall. So, ito ang importante sa atin. Tapos, papunta doon. Okay? So, susukatan natin yan, nakaharap. Tapos, ito, dudugsungan natin to. Kaya ako naghahanap sa inyo ng papel, yung idudugsong natin para hindi siya pasukan ng dumi, tutupiin natin. Ha? Mamaya, ha? So, okay, ha? Tara. Pwede na yan, orientation. Total, nakadikit naman ako sa inyo. Ang tawag doon, pipe ha. Ang gagawin natin, electrical wrap-ins ang tawag dyan ha. Pagka piping lang, wrap-ins. Pagka nagwa-wiring ka, wiring.
Ito, rough inch lang, ha. Ayan, tawag dito, 20 degrees elbow. O, sige, tirahin natin. Hawakan mo doon, Cedric. Di, dito ka. Huwag mo. O, ayan, okay. Hoy! Pasok mo na. Oh, sige. So, ayan, natapos na yung sa electrical. So, yung mataas na yun, yun ang sa main panel board. Tapos, yung mataas, mga switches yun. Pero yung mga maliit na ganyan, yan ang mga CO, power sa power. Yung sa mataas, sa mga lightings. Pero yung isang mataas doon, yun, sa AC yun. So, ganyan namin siya sinet. Yan. Closing nung end para for safety, hindi mapasukan ng kung ano-ano yung pipe. Ito naman yung aming kinabit na electrical ngayong araw na to. Yan. So, sa electrical, sa pagkakabit, ito yung mga CO. Huwag nyo kalimutan na i-bend yung dulo para yung wrist na malagyan siya ng dumi magbara, so maiwasan. So paano namin ginawa to? Ininit namin tapos tsaka tinupi ng plier yung blowtorch. Yung digas lang ang ginamit namin kanina. So ayan, yung medyo may buka na hindi namin tinupi ng ganun, nilagyan ko ng tape. Tapos ito namang isa, dahil sa may depression yung sa toilet, so nakahangin lang siya. Medyo may reformahan, kaya yan. So ang finish di, ang finish dito yung ibabaw sa ilalim naman dun sa may toilet. So yan yung aming ginawa. Tapos ito naman yung sa may home run niya, yung papuntang panel board. So meron kaming dalawang CO para sa power. Meron siyang isang AC. Tapos, meron siyang isang special power doon para sa mga ranges, ganun, matataas na wattage. Tapos, ito naman ay para sa three-way switch. Ito rin, para sa three-way switch ng hagdanan. Pagka na may tatakbo doon, yung abang naman sa hagdanan, ayun. So yun yung naging major activities ngayon, electrical wrap-ins installation at saka itong anti-termites. Ayan, yan ang aming anti-termite. Tapos, so, ganun mo yung pangalan. Hindi, iharap mo yung pangalan. Yan, para alam nila, Termite X. Yan. Para makita nila, okay. Ingat kayo, ha, may chemical yan. Baamoy yan, tapos, yung gagamitin namin pang-spray.